Hello! Kamusta po kayo mga kagala, mga kaibigan? Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo. Sana huwag kayong magsasawang panoorin ng aking vlog. Sa araw na ito ay sisimulan ko na naman ang isang gawain na dito sa Canada ay kailangan mong gawin. Yan. At una nga pala sa lahat, gusto kong ipakita sa inyo ang puno ng aking halaman dito sa harap, ang aking mansana. Yan. Ito ang puno na dati pinapakita ko sa inyo na wala ng dahon. Yan. Sa ngayon ay nagsisimula na siyang magdahon at maglabas ng mga bulaklak. Yan, kung napapansin nyo, napakarami na siyang dahon at bulaklak. Yan, mga kagala. Yeah. At ito ang aming ang ating bakuran. Yeah. Nagsisimula na siyang yeah. Kung napapansin niyo, nagsisimula na siyang yumabong ang mga damo. Yeah. 2 weeks na mga kagala mula nung ano natin 'yan. Huli nating linisin. Yan. Ito yung aking garden. Yan. Dito. Marami ng damo. At kailangan na talagang linisin. Ito yung aking yan. Ito ang aking mga tanim. Ito yung mga pinanggalingan ng ano dati. Yan, pinanggalingan ng sunflower. Itong mga maliliit na yan ay yung mga nalaglag na ano, nalaglag na mga bulaklak dati. Tinanggal ko lang yung mga lumang puno niya. Tapos pinabayaan ko lang saan. Inano ko lang, kinultivate ko lang siya. Yeah. Ito, ang pangalan ng halaman nito ay hindi ko kabisado mga kagala. Dinatnan ko na lang ng halaman na ito dito. Pero sabi ng may-ari, ito ay nilalagay sa isang ginagamit ito sa salad, sa mga fruit salad, vegetable salad. Yeah. Yan, pero tinikman ko, masarap nga. Pero sa panlasa natin, parang hindi naayon sa ano natin. Mas gusto pa natin yung mga talbos ng kamote. Ayan. Ano siya? Ginugulay ito. Edible ito. Pero maganda rin siya mamulaklak. Mabango. Ayan. Ayan. Dito sa gilid. Ayan. Meron din akong mga tanim dyan. Yan, na namumulaklak. Napapansin niyo? Dito sinubukan kong magtanim ng ano? Dito sa gilid na ito, sinubukan kong magtanim ng kalabasa. Pero hindi ko alam kung tutubo kasi yung mga tinanim kong kalabasa, mga ano lang, mga kinuha ko lang doon sa hinog na binili ko sa grocery. Sa ngayon, wala pa akong nakikitang mga usbong. Hindi ko alam kung tutubo. Sana tumubo kahit na ilang piraso lang. Yan. E ngayon naman, yan, ipapakita ko sa inyo. Ilalabas ko sa inyo, ilalabas ko yung palinis na dito, yung grass cutter. O, yan. Dalawa mga kagala, mga kabayan yung ano ko dito, ganito. Ito, yung ito, kung nakikita niya. Yan, pinamigay lang sa akin yan, hindi umaandar.
sinigay lang ng kapitbahay ko rito sa kabila. Ayan. Lininis ko lang yung spark plug sa carburetor. At ngayon ay nagagamit ko na. Bagong bago pa mga kabayan ito. Sabi ng mayari, mga isang taon lang niyang ginamit. Pangalawang taon lang sana ngayon dito, kaso napabayaan o kaya hindi naging maganda yung pag-stack niya, kaya tumigil. Ngayon ginawa ko, linis ko lang yung spark plug saka yung carburetor. Lumander na. Ito mga kagala. Alam mo nung summer, patay na, pero ngayon ay okay na naman. Bulak man, dami na lang sa bulak na, ang tamis nito, mga gala. Nagsawa na yung puno. Dahil wala na, di ka pa nagsawa sa kain dahil sa tawa na sarap niya, bago kainin. Ngayon, ang
Yeah, mga kagala. Yung natatandaan nyo si Agamulak nung kasama kong nag-winter snow. Yan, kasama ko na naman siya dyan. Ayan. Meron akong imported na kasama. Dito sa gilid. Ayan. Hindi abot ng lawnmower. Yung grass cutter ko nakasusi. Nawala yung susi. Hindi ko mabuksan. Kukunin ko muna yung tools ko sa shop. Ayan. Ito. Gagamitin ko muna siya ng gapas. Diyan tayo lumaki sa paggagapas. So mga kagala, punta naman tayo sa harap. Iayusin naman natin yung mga tanim natin dito sa harap. Yan. 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 Ito mga kagala, tingnan mo yung mga kapitbahay. Busy-busy rin sila sa paglilinis sa kanila mga garden. Yan. Yan, may mga yan ang libangan nila. Ito, ito naman ang ating ililinisin ngayon. Yan. Ito. So, pagkita ko sa inyo. Yan. Tatanggalin natin yung mga hindi may kasama sa ano, kasama sa bilang para lumaki sa maganda. Ito. Ito ay isang ano ito. Isang namumulaklak na laman. Hindi ko lang walang pangalan. Dito, dinatnan na namin dito na mabulaklak ito mga kagala. Kaya ito namamatay ito pag yung winter namamatay ito pagkatapos. Saka talaga siya tutubuli.
ang gawin mo lang, i-cultivate mo lang siya para mabulaklak ulit. So, susunod na winter, mamatay na naman siya, tutubo na naman siya ulit. Katapos ng pag-spring niya, magsisimula na siya. Kaya ito, dilinitin ko siya para gumanda ito. Kasi tatanggalin ko yung mga weeds na itong tawagin dito. Kaya yung mga damo na hindi na mabulaklak na mabilis tumubo. Kagaya ng mga ito. Ayan. Kailangan tanggalin mo ito kasi mabilis lumaki ito, mga kala. Mga ito. Lang ang natitira, mga kagala. Itong lugar nito, balak kong tamdan ng ano, ng green chili at saka kamatis. Ito, kaya ngayon, lilinisin ko. So dati, may nakatanim dito, mga namumulaklak. Yan o. No? Yung mga ito. Namumulaklak ito, mga kagala. Ito, mga ito. Kung napapansin nyo yan, ibaba ko pa. Mga namumulaklak ito eh. Kaso hindi siya masyadong namumulaklak kasi hindi masyadong tinatama ng araw. Kaya ang gagawin ko rito, malamang linisin ko rito. Tamnan ko siya ng ano, ng sili o kaya kamatis. Total hindi naman siya masyadong kita dyan sa loob. Ito balak kong ano. Yun lang, linisin ko na lang. Bantayan nyo. Sana mag-enjoy kayo mga kagala, mga kaibigan. Ito ang ating buhay dito sa Canada na na-adapt at kailangan nating gayahin yung kung ano yung pinag-isnan nila rito na maganda yung bakuran, magtanim, linisin para maganda sa paningin. Mamaya ipapakita ko sa inyo pagkatapos nito, ipapakita ko sa inyo yung outcome o yung after ng malinis itong aming low. Yan, maganda na. Masarap sa paningin. Okay? Sige, linisin ko muna. Meron pala akong ipapakita sa inyo mga kagala kung hindi ko alam kung paano nabubuhay yung mga ano na ito. Yan. Meron ako sa inyong ipapakita na hindi ko mayo malupos maisip kung ito. Oh. Habang nagguha kaya ako, napapansin nyo kung ano ito. Ito. Bulati. Ayan o. Oh. Yan ang katunayan mga kagala na itong lupa dito ay sagana sa bitamina kasi marami siyang bulati. At ang ano ko, napakagaling ng panahon ng ano. Pag yung winter, ito ay puro yelo. Paano sila nabubuhay? Okay? Paano sila talagang na-adapt nila yung panahon. Ha? Huh? Buhay na buhay mga kagala. Marami oh. Kaya ang lupa rito ay talagang ano, maganda. Pwede mo magtanim ng kahit ano dahil maraming bulati na nagbibigay ng ano,
pag mabulati ang lupa, ang alam ko, pag mabulati ang lupa, maraming bulating ganito ay mabitamina. Ano? Magtataka lang ako kung paano nila nasusurvive yung snow. Okay? Trivia! Kaya balik natin mga kala para magbigay siya ng ating mga alaman. Okay. Ayan. Natapos din natin. Ngayon ipapakita ko na sa inyo yung kabuuan, yung resulta ng linis natin. Ayan, wala. Malinis na. Maganda ng tignan. Eh. Ah. Ito na yung resulta ng ating pinagpaguran sa araw na ito. Ayan. Maganda na siya, mga kagala. Oh. Maganda ng tignan. Nagsisimula na rin simula na rin gumanda ang ating mansanas. Ayan. Ayan. Linggo-linggo, i-update ko kayo dito mga kagala sa ating mga tanim. Ayan, dito may tinanim akong mga kalabasa. Pero iwan ko kung tutubo. Wala pa naman silang usubong. Pero sana tumubo. Ayan. Maganda na siya. Ito yung puno ng ating mansanas. At punong-puno na na siya ng bulaklak, mga kagala. Napakasarap na klase ng mansanas ito, mga kagala. Talagang hindi ka magsasawa. Hindi ko lang alam kung anong klaseng mansanas siya, pero napakasarap. Parang hindi ko matamis na malutong, malambot. Yan. Ito na yung ating finished product. Yan. Malinis na ang ating kapuligaan. Okay. Ngayon, pipicturean natin. Okay. Bye-bye. Hanggang susunod na muli. Sana huwag kayong magsawang sumubaybay sa aking mga vlog.